ang mga kultura sa iba't ibang panig ng mundo ay kilala ang altar at mayroon sila nito sa kani-kanilang mga tahanan. Ito ay kilala sa bawat relihiyon. Sa tradisyon ng Feng Shui, pangkaraniwan na ang mga altar sa bahay at negosyo, habang ang Feng Shui ay walang kinaaaniban na relihiyon. Ano ang benepisyo ng altar? Ang altar ay may maraming purpose o gamit sa bahay. Kadalasan nga, ito ay lugar ng dasalan at pagme-meditate. Kaya importante din na makagawa ng altar base sa iyong intensyon. Ang pagkakaroon ng altar habang ikaw ay nagme-meditate ay matutulungan kang maging focus at maging in-tuned sa mga desires o kahilingan mo habang ikaw ay nagme-meditate o nagdadasal. Ang altar mo sa bahay ay isang paalaala ng mga bagay na sagrado sa iyo. Maaaring ito ay ang pamilya mo, mga mahalaga at mahal mo sa buhay. Kadalasan, ito ay related sa espiritualidad mo at may mga imahe, kandila at insenso. Narito ang panuntunan ng Feng Shui para sa maayos na pwesto ng altar sa bahay mo. Una, pumili ng maayos na pwesto nito. Ang tahimik na lugar ay talagang mainam para sa altar. Ang anumang tago sa kaingayan at kilos ay mainam. Maaaring humanap ng tahimik na lugar sa bahay. Kung posible, iharap ang altar sa pinto o bintana. Ito ang siyang magpapadami ng buhay na enerhiya o chi patungo sa altar. Huwag na huwag lamang itong itatapat sa kusina o pintuan ng banyo. Kung hindi mo naman magagawa ang dalawang bagay na ito, ito pa ang isa. Ang altar ay dapat na laging nakasandig sa isang matibay na pader. Ang iyong altar ay nangangailangan ng sapat na lakas. At kung ito ay nakatalikod sa bintana, hindi ito magkakaroon nito. Huwag na huwag itong ipopwesto sa ilalim ng beam o hagdan. Ang mga beams ay naglilikha ng oppressive at mabigat na enerhiya. Ganoon na din sa hagdan. Pangalawa, ang pagpili sa maayos na pundasyon ng iyong altar. Ang mga altar sa bahay ay nangangailangan din ng matibay na pundasyon. Tradisyonal na ang mga altar ay gawa sa kahoy, pero ang anumang solidong pundasyon ay pwede din. Ang cabinet, mantel, o desk ay laging mainam na choice para dito. Ang mga Feng Shui practitioners ay laging sinasabi na ang altar ay dapat na may taas na hanggang balikat mo. Pero kung ito ay ginagamit mo para sa meditasyon, mas mainam na ito ay mababa. Ang taas ay mula balakang o mula tuhod mo. Pangatlo, ang mga intensyon mo sa pagkakaroon ng altar. Gaya ng nasabi ko kanina, ang anumang sagrado sa iyo ay pwede na ilagay sa altar. Pero ano ba dapat ang ilagay mo dito? Huwag maging magulo sa altar. Ang mga nakalagay dito ay hindi dapat magkakahalo. Kung ito ay para sa pagdadasal, kung ito ay para sa pag-ibig, o kung ito ay para sa pera at iba pa, ang altar ay dapat na nakapokus lamang sa isang layunin. Mag-meditate at iklaro ang isip. Alamin ang iyong intensyon sa pagsasagawa nito. Ano ba ang mga kahilingan mo? Pang-apat, ang pagpili ng mga dapat mong ilagay dito. Kung ikaw man ay gagawa ng altar para bigyang galang ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong sarili at mga pangarap o ang relihiyon mo at mga paniniwala, ang iyong altar ang dapat na maging physical na representasyon ng mga iyon. Kung ito ay para sa pagme-meditate o upang gumaan ang iyong kalooban, ay magdagdag ng mga bagay na nagdudulot sa iyo ng kalmadong isipan at nagdudulot sa iyo ng kaligayahan. Kung hindi ka pa din sigurado sa mga ilalagay mo, narito ang mga madalas na ilagay sa altar. Mga imahe o dibuho base sa relihiyon mo. Mga kandila, larawan ng mga minamahal mo sa buhay, insenso, mga kristal, at mga handwritten notes, mga larawan o salita na nakakapag-inspire sa iyo, bulaklak, swerteng halaman, at essential oil o diffuser. Panglima,
At sa wakas, nakagawa ka na din ng altar na dedicated sa isang bagay na may malalim na kahulugan sa iyo. Pero hindi pa dito ito natatapos ka, Laurel. Good feng shui din ang pagpapalit ng pwesto ng mga bagay sa iyong altar dahil dito ang chi ay patuloy na dumadaloy at napapanatiling bago. Kung ikaw ay nag-aalay ng anumang pagkain o inumin dito, siguraduhin na ito ay palaging mga bago. Palaging bigyan ito ng pansin, ka-Laurel. Maaaring gusto mo din na magkaroon ng morning ritual dito habang umiinom ng herbal tea o para naman sa iyong wellness ritual. Sa bandang huli, dapat na panatilihin na ito ay malinis at maayos. Ang hindi maayos o magulong altar ay malas. Hindi nito igagalang ang anumang intention mo. Alisin ang anumang negativity din dito gamit ang sage. Sa pangkalahatan, ang pagkakaroon ng altar sa bahay ay isang paalaala para sa iyong sarili ng mga bagay na mahal mo at mga intensyon na mayroon ka sa kinabukasan. Higit sa lahat, ka Laurel, alam mo din dapat ang mas makakabuti para sa iyo at ang iyong mga tunay na intensyon. Kailangan mo ito sa paglikha ng tunay na maayos na altar. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa Diyos na makapangyarihan ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Earth Fidel Rosario. Thank you for watching.